Hello everyone and good evening sa ating YouTube live. And as you can see, kasama natin si Mama Sam, ang number one beauty pageant vlogger sa Thailand. Nakakaloka naman doon sa number one. Number one. Ayan. May kalabang ka ba dyan? Vlogger din? Maraming mga vlogger dito. Kaya lang wala silang yung... I mean Filipino. Filipino din. Ganun. Wala naman. Ako lang. Nag-video sa Diyosa. Charo. Ayun. So tonight, tutulungan tayo ni Mama sa mag-analysis. Kaya nga si Mama sa mga ating guest. Kasi medyo mahirap yung ating pag-uusapan. Kasi pag-uusapan natin yung mga nanalong Miss Universe Philippines for the last 4 years para gawin nating reference as a kung sino talaga Miss Universe Philippines this year. Andyan din yung kung sino ba yung mga malalakas sa candidate ni Mama Sam. Tingnan natin kung sino-sino ang pasok sa kanyang Magic 7. Sige, Magic 7. Tapos top 5. Tapos ranking. At syempre, pag-uusapan din natin yung Leren May Bautista, Chantal Smith, at saka Clysa Castro Award. Ayun, yung laging pasok sa mga prediction. Pero pagdating ng coronation night, good night. Hindi umabot ng 5. Hello! Si Gerard. Ay, si Gerard Paliesco. Hello. Kamusta naman, Gerard? Libre mo naman akong ticket sa Philippine Airlines. Oo nga. Tawag ito. Mama, sa, ano, kamusta ka na? Taga na? Kailan ba huling live natin? December, last November? Year. Last year pa. Bakit ba? Kasi sabi, magkaaway po ba kayo ni Mama Sam? Ganyan. Explain mo nga, Mama Sam. Nagsabunutan kami. Hindi naman kami magkaaway ni RJ. Ba't naman kami mag-aaway ni RJ? Wala kaming dahilan para mag-aaway. Mm-hmm. At kung meron man siguro, kung dumating man, ang mga moment na parang hindi kami nagkakaintindihan, siguro mag-uusap na muna kami. Yung mga ganun. Di ba? So, RJ is my ano special friend ko siyan. Wala lang kami time kasi syempre, nag-work din ako RJ sa school. Oh, tapos, school. Yung alam mo yon yung, tapos alam nyo naman yung channel ko, tatlo. Tapos araw-araw. Tapos, nagtuturo ako. So, kamusta naman yung energy ko? Syempre, gusto ko, pag mag-guess ako, may energy talaga ako na ibibigay sa inyo. Tapos, syempre nandoon din kung bakasyon man, kung weekend man. Syempre gusto ko ipahinga ko naman yun, di ba? Help first. Syempre ngayon, bakasyon na ako. Ako talaga yung nagbo-volunteer. Sabi ko talaga, mag-guess ako kay RJ, kay Doc Seth. Ito lang, hintayin ko lang yung bakasyon. And ngayon, free ako. And ganun, busy. Busy sa work. Tapos, daming ganap. But, sabi ko nga kay RJ, kahit di naman kami nag-uusap nga, alam naman ni RJ na kung ano yung relasyon na meron kami dalawa. At hindi kami nag-aaway, hindi kami nag-iiringan, wala kaming mga ganong eksena. Sabi ko nga RJ, sa mga bagong vlogger, alam niyo sa totoo lang, ang tagal-tagal namin ni RJ magkakilala, magkasama, tagal namin naging vlogger na, pero wala kami yung mga ganyan-ganyan na, uy, alam mo, sabi ni subscriber na ganito, sabi ni subscribers na ganyan. Wala kaming ganun. Hindi yun, kasi kami, I think lang RJ ha, ang subscribers kasi, may kanya-kanyang manok. May kanya-kanya silang gusto. And then kami, nagko-comment kami sa mga nakikita namin. Wala naman kaming manok. Pero minsan, feeling ninyo, bias kami. Kasi yun yung nakikita namin na talagang pumapalo, kaya nagmumukhang bias. Pero kasi nandun ka lang sa real talk ka lang eh. And then, pag nagsumbong yung subscribers, halimbawa, subscriber siya ni Batman, bakit ko kailangan pakinggan yung sumbong niya? Eh, hindi naman ako manager ni Batman, hindi naman ako manager ni Robin. Siyempre, nasa sa akin yun kung paano ko i-handle yung sitwasyon. But, as long as possible, kung kaya naman namin suporta ng lahat ng kandidata, ginagawa naman namin yun sa paraan na alam. Oo. Tsaka, nga, doon naman sa may mga bagong vlogger. Ito kasi ang dami nga nag-message nga din sa akin. Sabi ko, bakit parang, ano, kung nababother kayo, dapat pagka-vlogger, unbother. Tapos, wala dapat kayong kakampihan na candidate. Kailangan po magitna. Totoo. Ang taga-taga natin dito sa industry, tas may mga... Wala tayong ganun, di ba, RJ? Ang dami, last year, si RJ, makapoli. Ako naman, ang nakikita niyang prediction niya, I think si Pauline yung nakikita niyang mananalo. Ako naman, si Michelle. Pero, wala kami yung
Uy, alam mo, sabi niya ganito, uy, sabi niya ganyan, sabi niya ganyan. Pero at the end of the story, ano doon lang kami dalawa na parang, ah, okay, so ito yung nanalo, ito yung ano. So walang problema, walang kaso, walang magaling, nagmamagaling. Basta doon lang kami, ito lang kami. And respeto sa isa't isa. Oo nga. Basta naka-experience din ako talaga. Ang daming mga nagme-message na, sabi niya ganito, ni ganyan. Tapos, alam mo kayo? Oo, ako din, ganyan din. Hindi ko pinapansin sa ulo. Oo, dapat nga pag-vlogger, unbother. Correct. Oo. Hindi ka dapat na-stress. Hindi ka na-stress. Sa tagal na natin dito sa industry, Diyos ko. Correct. Yung Miss Grand na lang, nakaka-stress yan eh. Oo, pero lang, di ba? Pero still, unbother pa rin tayo mag-cover. Okay. Oo, di ba? Eh, ba't nyo pa pinapromote dyan? Bahala kayo dyan. Bakit? Bayad nyo ba kami? Bayad pa kami dito. Pag fashion vlogger ka kasi, dapat lahat. Talaga. Wala kang kinikilingan. Yung wala kang, ano, kumbaga parang lahat. Lahat ng pageant, dapat ganon. Diba? Ganon. Ikaw, kamusta ka naman? Sa Danila, kamusta ka naman? Bisibisihan ka? Eto, yung dream ko na, ano na, maging accredited media partner ng MUPH, natupad na. Diba sabi ko sa'yo last year, sabi ko, maging ano lang ako, makakura lang ako na accreditation sa Miss Universe Philippines, okay na ako kahit wala na ako accreditation sa iba. So yun, actually, nag-start na nga talaga siya last year. Kaso, ano na, nanalo na nun si Michelle. Nanalo na siya. Congratulations so, naman sa'yo. Oo nga. Happy naman ako sa'yo. Dream come true. Oo, diba? Kasi unlike before, diba, pagka makakuha lang tayo ng ano, parang nag-aantay pa ako sa labas, ayun, manonood ng prelims, pupunta sa mga activities. So ito talagang direct na, may invitation na, may ano na ng organization. Correct. So nakakatuwa, di ba? So, ako naman, accredited partner naman ako ng Miss Grand. Oo. Charot. Tsaka ng ano ka naman dyan ng Thailand. Oo, Miss Universe Thailand. Oo. Pero syempre, wala naman ako sa Pilipinas. So natutuwa ako sa inyo kasi syempre nakikita ako yan. And then at least merong mga katulad mo na magbibigay talaga sa kanila ng tamang ano. Kasi syempre, iba pa rin pag nakita nyo sa personal talaga, guys. Minsan kasi maganda sa picture, pero pag nakita mo sa personal, saka pag nakausap mo yung kandidata, iba yung mararamdaman mo dating sa kanya. So, yun. Oo, totoo. Talagang may mga candidates sa tingin, unang tingin mo, ay, lalaban talaga. Madali. Oo, ang bilis diba? Makaano kasi meron na tayong ano, mga basis sa personal at saka basis din sa ano sa screen. Exactly. So, kumbaga mapapagbangga mo na yung ano yung saka mga mas madaling maiintindihan kung bakit bakit ito ang nanalo, bakit ito ang nakikita mong nanalo, mananalo. So, ganun din. Parang yung sa Miss Grand 77 sila. So, ang hinanap, tinignan ko, tapos tinanap ko lang, I think ito yung mananalo. Kasi the way kung paano magsalita, kung paano i-present yung sarili niya. So, madali lang silang mahuli. Kasi ang kandidata kasi minsan, kahit anong ganda niya, pag nilapitan niyan, tapos pag in-interview mo yan, yung meron siyang unbothered na kilos. Yung alam mo yun, na parang hindi siya komportable. Dapat kasi kapag magiging title ka, dapat komportable ka sa lahat ng bagay. Mm-mm. At hindi ka iiyak. But may umiyak na ba? Hindi, wala pa naman. Hindi kasi di ba before? Oo, kasi napapansin ko sobrang hectic talaga ng schedule. Tapos kunyari kung ikaw yung candidate, tapos masyado kang very particular sa mga comments sa mga tao, talagang madadrain ka talaga. So, pinakamaganda talaga doon ka lang mag-focus sa competition, huwag mong intindihin yung mga away sa social media. Kasi, kasi ano yan eh, makakasagabal sila sa'yo. Ako talaga sa totoo lang, minsan sinasabi nila, ay nako mama, samang bias mo, ganun-ganun. Tawagin mo na akong bias. Kasi parang ganito yon. Kapag ako kasi nagsalita ng ganito sa kandidata, tapos hindi mo nagustuhan yung sasabihin ko, maka-Atisa ka, maka-Alexi ka, o maka-ano ka, Victoria Velasquez, magiging bias ako sa paningin mo. So, kaya wala kang ibang patawag sa akin kundi bias. Kaya yung word na bias, common na siya sa akin. Yung kumbaga, gasgas na gasgas yung sa akin. Wala akong iniintindi. Misa sinasabi pa, ay nako, hindi ka naman credible, ganun-ganun. Kasi nasagasaan ko yung sinasabi ko, hindi mo nagustuhan. Ganun. Mm-mm. At saka ano, yun, dapat kasi syempre mas okay na magsabi ka ng totoo kaysa i-justify mo yung bagay na ano
Hindi naman talaga. Ipipilit mo talaga para lang masabi na panalo yung manok mo. Yun. Kasi at the end of the day, kahit anong sabihin mo, may masasabi pa rin tao. Okay. So maging honest saka ka na ano, lang. Saka andyan dyan ka nga, kaya ka nga nagko-comment eh. Kasi parang commentary ka nga eh. Kaya nandoon ka talaga na mahuhusgahan mo talaga sila kung ano yung nakikita mo. Hindi yun hinuhusgahan, kundi para ma-develop pa sila ng more, makapagbigay ka sa kanila ng suggestion. Kasi yung mga team nanonood naman yan eh. Yung mga Alipores na mga yan, nanonood naman sila. Totoo so, yan. Para makatulong. Kasi kung wala ka rin naman, parang salamin lang yan, hindi naman po pwede na nakatingin ka lang sa salamin. As long walang nagsasabi sa'yo, "Oy, alam mo, maganda ka." Hindi mo naman pwede sabihin sa sarili mo lang, "Maganda ka, maganda. Oy, kulang ka sa ganito. Oy, magbuhok ka kaya." Yung mga ganon. So, dapat matuto ka talagang umaccept. At ako rin talaga, RJ, hindi talaga ako yung para lang sa... Ayoko kasi bulahin yung subscribers. Ayoko para makapag-subscribe. Ayoko lang, kasi parang kung subscribers, hindi naman ako nagmamadali dyan eh. Kumbaga parang, ako man, panoorin ako o hindi, wala akong pressure sa sarili ko. Hindi rin ako nakakaramdam na, eh bakit ganito, walang ganon. Kasi ako, kung ano yung sasabihin ko dyan, ayun ay para sa lahat. Hindi para awayin yung subscribers or hindi para... Meron kasi akong manok na ganito, hindi ganun yun. Kumbaga parang dapat maintindihan din nila, ang hirap din kasi. Mahirap naman yung, napakahirap kasi magsalita sa atin, yung tipong against ka doon sa, hindi naman totoong ganito yung nakikita ko eh. Mm-hmm. Alam mo yung feeling na yon. Halimbawa, katulad na lang, wag na dyan sa Miss Universe Philippines, dito na lang si Miss Chacho Sao. So, hindi naman siya nanonood. So, si Ms. Chacho Sao, na-interview ko siya. She's very nice person. Pero, hindi ko pwede sabihin, ako, ang galing-galing niya, ang ano, dahil nice siya, dahil sa marami siyang followers, hindi ko pwede sabihin yun. Sorry talaga, hindi kita malalagay doon sa top 5 ko kasi hindi ako naniniwala na ang top 5 ka. Eh, tapos nakita ko pa performance mo on stage na kinakabog ka ng ibang kandidata. Eh di lalong naloka na ako sa'yo. So at the end of the story, ang maganda lang sa kanya, accept niya. So nagle-like pa rin siya sa mga photos ko. So okay yun. Good attitude. Sali ka next time. More trade. Diba? Ang hirap kaya. Hi, Doxed. Ayan. Hello. Ano, bukas kay Doxed ako. At saka ano, parang graduate na tayo dyan kasi na-post na tayo sa mga pages. Nabash na tayo. Lahat na yata, no? So parang wala na, unbother na talaga tayo. Oo. Saka ano, hindi na tayo yung tipong, yung tulad nun dati na parang, ay nako, nag-iingat tayo sa feeling ng subscribers. Nag-iingat tayo sa subscribers. Ay nako, baka magalit sila sa atin. Ngayon, hindi. Bahala kayo dyan. Magalit kayo sa akin kung magagalit kayo. Pero, ando doon pa rin yung respeto ko sa kanila. Mm-hmm. And then, sabi ko ngayon, mga taga Iloilo. Siyempre, hindi naman lang si Alexi. Yung buong Iloilo. Siyempre, mahal natin sila eh. Dahil sila din yung sumuporta sa atin noon. Pero, dapat maintindihan din ninyo na competition kasi to. Hinahanap natin kung sino yung mananalo. Hinuhuli natin. Hindi rin kami manghuhula na para ay ako yung prediction mo naman, hindi naman tumugma, hindi naman tama. Hindi kasi kami manghuhula. Hinuhuli namin kung sino yung makakasungkit ng corona. Oo. Kaya sabihin natin na hindi naman tayo judges. Pero yung mga sinasabi natin, mga predictions, malapit or tumatama talaga. Yes. Oo. Saka nasa top 5 naman. Oo. Hindi naman yung... hindi pa lang pumasok. Oo. Hindi naman tayo pumaliya. Yung mga ganon. Ayun. So again ha, sa mga viewers natin tonight, we have 200 plus viewers. Ang topic natin ay pag-uusapan natin yung mga nanalong Miss Universe Philippines for the last 4 years from Rabia to Michelle D. Siyempre, kailangan natin magkaroon tayo ng reference kung ano ba yung mananalo this year, di ba? Tapos aside from that, siyempre, i-reveal ni Mama Sam yung kanyang top 7 sa... MUPA, sino ko pa naman yan bukas. Charot, sige lang, go. Oo, sino kayang pasok kay Mama Sam? At syempre, andyan din yung ano, kung sino ba makakuha ng Leren May Bautista, Chantal Smith, at saka Clysa Caster Award. Ayan, yung laging pasok sa tapay, pero at the end of the day,
good night sa coronation night. So very exciting yung ating topic tonight. Okay, first question, Mama Sam. Balikan natin kung paano nanalo si Rabia. Tingin mo, paano ba nanalo talaga si Rabia nung time niya? Okay, si Rabia kasi parang dark horse candidates kung tawagin eh. Pero kasi ako kasi I consider na kasi destiny niya to yung pagkapanalo niya sa Miss Universe Philippines. Kasi kapag destiny kasi yung gumalaw, wala kayong magagawa dyan. Mm-hmm. So, hindi yan yung chamba. Hindi yan yung ano. Kumbaga talaga nakatakda siya na maging Miss Universe Philippines. Pero kasi si Rabia kasi yung determination niya sa sarili niya, yung mm-hmm. yung eager ba, yung uhaw, mm-hmm. Yung drive. Gusto ko to. Kasi ano kasi si Rabia, achiever kasi siya. So kapag may gusto siya, talagang kukunin niya yon. And then pinag-aralan niya ng maigi. Talagang as in talaga, yung determination niya to get the crown, 100%, ibinigay niya yon. Mm-mm. Tsaka, ah? Oh, go ahead. Sige lang. Ako na ba? Tsaka yes. Ano, kung maalala mo, di ba mama, sa parang, ayun yung time na nakapag-interview tayo ng mga candidates kasi doon tayo inala kasi nga pandemic. Plus si Rabia kasi, wala siya kinoconsider na malaking vloggers, maliit na vloggers. Basta mapapa-interview siya, go siya lagi. Hindi siya nag-no-no. So, chinagaan niya talaga. Umikot talaga siya sa ano. Kasi nga, mapapansin natin, ano pag-uusapan before, si Michelle Gumabaw at saka si Alisa Hutchinson. Malinaw. Alisa Malinaw. Sandra Lemonon, si Pauline Amelings at saka si Bella Ismael. Pero yung Rabia, as in, hindi siya na ano, bihirang-bihirang nga lang siya umabot ng sapo sa mga ano eh. Pero ginawa niya talagang pinaghirapan niya, no? Umikot talaga siya sa lahat ng vloggers, ayan, nag-interview, hindi siya nag-no-no. So yun, lahat ng pagod niya. Na, but ano, alam mo, RJ, during Rabia Mateo, hindi pa man nagsisimula yung mga pa-interview, nakita ko na kagad yung ano niya, yung sabi ko, ay gusto ko tong babaeng to. Ano kaya interview natin masikap, di ba? Masikap kasi siya mag-post, masikap siya sa mga ipinapa. Magaling yung team, maano, masikap sila, masipag. Kaya sabi ko, ay gusto ko to, oo, gusto ko. Tapos ayun, as in talagang sinasabay ko siya sa mga front runner, nakita ko kasi yung potential din ni Rabia. Pero nandoon doon tayo na parang paano ipapanalo ni Rabia to? Kasi si Rabia, ang mindset niya kasi, di ba sinabi naman niya sa atin, maka-top 5 lang siya, okay. Makahawak ng mic, oo. Mm-hmm. Ay, lagi yan sinasabi, makahawak lang siya ng mic, okay na. Yun pala, pag nakahawak siya ng mic, wala na siya na yun. Saka ano, gusto niya kasi talaga sumali sa Miss World. Ayun yung time na yun, di ba? Oo. Grip niya pa. Sabi niya kasi sa akin, Mama Sam, gusto pag nagpuntag ng top 5 ako dito, hindi ako nanalo. Lalaban ako ng Miss World. Sabi ko, sige lang. And then, syempre, nakikita pa rin natin yung mga front runner. Kaya sabi ko, destiny talaga ni Rabia. Saka yung nag-glow na siya nung, ano, lumabas talaga yung glow. Gumanda. During yung talaga nagko-compete na sila dito sa, ano, yung Baguio. Sama-sama na sila. Ayun talaga, yung glow niya talaga. Grabe. Lumabas talaga yung mga photos niya. Tingnan mo talaga. May, ano eh, may wow factor talaga si Rabia. Mm-mm. Kaya pag gano'n, hindi na maaagaw yon. So, correct. Ayun, ang humaalala, pag si Rabia kasi ang maaalala natin, determination. Determination. Diba? Kaya siya yun. Tsaka di siya takot sa interview. Naalala mo? Kasi correct. May takot sa interview, yun, diba? Yung best friend mo. Correct. Hindi siya, ano, hindi siya natatakot magpa-interview. As uh-oh. In, ano siya, nice siya sa lahat. Night siya sa lahat. Sa followers niya, sa followers ng iba, and then talagang night siya sa lahat. Mm-mm. Kaya yun. So, punta naman tayo sa ano sunod na taon ng MUPH standalone, si Beatriz Luigi Gomez. So, ito, Mama Sam, dito ako ano, sumablay. To be honest with you guys, kasi during that time, pan-top 6 lang sa akin si Bea. Kasi di ba, ang number one ko, Katrina De Maranan. Sunod, si Victoria. Tapos, second runner-up ko, si Leren. Tapos, fourth runner-up, si Steffi. Tapos, panglima, Umali. Jasmine Umali. So, kita-kita nyo, tatlo lang pumasok sa ano ko. The top five. So, ligwak talaga. So, mamasang, bakit ba nanalo si Bea? Dahil sa extravaganza na meron siya. Alam mo yon.
Ano kasi si ano si si Beatrice Luigi Gomez kasi ano siya yung parang silent killer ganon. Ayun nga. Oo. Totoo. Saka ako, nakikita ko naman na yung ningning niya talaga pero ayoko kasi na may tato. Oo. Ayun yung tato. Kaya tayo parang nag-hold ano, back. Oo. Actually kita ko naman yung oy parang may something dito sa babaeng to. Parang maganda, ganon. Na mayroon siyang kakaibang orahan. Pero kasi ang maganda kasi kay Beatrice Luigi Gomez, talagang yung backstory niya, yung ibig ko sabihin yung kanyang experience pagdating sa stage ng beauty pageant, alam niya kung paano naglaro. And then lagi siyang ganon, silent killer lang siya, parang tahimik lang pero magagalit kasi si Beatrice pagdating talaga sa entablado. Marunong talaga siyang ilaro yung sarili niya. Alam niya kung paano haharap sa camera, alam niya kung paano ngiti, alam niya kung paano maglakad. Plus nando doon, nakikita mo talaga yung charm ng pagka ano niya Beatrice Luigi Gomez. Ayun yung maganda dito kay Beatrice. And then ano eh halimaw siya sa entablado eh. Mm. Ayun. Nag-alap ako ng picture ni Bea. Hindi ako nagpapalagay. Saka ano, diba? Kasi parang, kung kakalkalin mo kasi yung mga photos niya, na experience niya from Cebu, talagang ano, iba talaga, parang ano siya dun eh. Kumbaga parang kilala talaga na lumalaban talaga. Yes. Totoo. Mm-hmm. Tapos ayun nga, nung lumaban siya sa Cebu, di ba nanalo din siya dun? Ang excited na pala nun dati, hindi talaga siya favorite lagi. Yun nangyari sa Cebu, nangyari din dito sa Miss Universe Philippines. Kasi di ba mga tao, Katrina de Marana, Steffi, di ba mas napapansin pa si Steffi kaysa kay, ano, kay Bea. So, anong nangyari? Tapos sabi ko, wala tayong access kasi di ba, pandemic, ang ano lang natin talaga, social media. Tapos I remember, na-meet ko si Afia from ACES, sabi niya sa akin, tinanong ko, sino ba pinakamalakas yung nakikita mo? Kasi syempre, kahit pa nag-meet yung mga kanil, sabi niya, si Bedo talaga. Pero ako, di pa rin ako naniwala. Sabi ko, paano? Sinabi niya, sabi ko, si Bedo talaga pinakamalakas. Sabi ko pa, kasi di ko talaga siya nakikita. Kasi ang focus ko talaga, Katrina de Maranan, ayan, Steffi. Kasi sila talaga yung pinakamaiingay. Tapos, yung experience na sa beauty pageant. Pero nung coronation night, talagang ano, hindi na tayo pinaporma, kinuha dalawang major award. Saka ganun. Ano, ang ano kasi daw, ang dahilan, sabi sa akin ni ano, Rabia noon, pag tinignan mo daw kasi talaga si, ano, si Beatrice, yung tipong hindi pa siya nagsasalita, may wow factor na. Meron na talagang masasabi yung, kumbaga parang ayun kasi yung gusto ng Miss Universe Organization, sabi niya, na kapag tinignan mo yung kandidata, may makikita ka na sa kanya na wow. At napaka-importante nung yung wow na yon. Yes, oo. Yung hindi siya nagsasalita, tahimik lang siya, pero pag tinignan siya ng lahat ng tao, may wow talaga sa kanya. Ayun yun. Oo. Kaya nung nakita ko siya after the pageant, nung nakita ko na si Bea sa personal, nung papunta na siya ng ano, ng sabalwa ba si Bea sa, basta sa Miss Universe. Sa Israel. Ayun. Nalaman sa Miss Universe. Sabi ko, papasok tayo sa top 5 kasi nakita ko na talaga eh. Nakita ko talaga yung tsura niya. Para ayoko nang ano, mabudol ulit. Talagang papasok tayo, yung gatong kalibre. As in, kailangan mo siya makita ng buo. Talaga, ka-personal. Saka ano, nandoon kasi din sa kanya yung, alam mo, kasi ang hinahanap daw ng Miss Universe Philippines. Ito ha, ang gusto as long as possible, sa mga nababasa ko na articles ng Miss Universe Philippines, as long as possible, nakikita talaga nila yung pagka, kaya nga di ba si Rabia, ang sabing ganun, gusto nila ang image ni Rabia on stage dapat Filipina beauty. Yung alam mo yun, yung lumabas yung pagka, pag tinignan siya, she's a Miss Philippines. Ayun yung goal. Oo. At saka ito nga din, ano ko nga din eh, nakakaloka lang eh, kasi nga, basta, parang di pa maganda i-share ngayon. Okay. Ayun. So, nung kay Bea, tsaka ano siya, unbothered queen, di ba? Kahit ang daming bashers, kapwa Pilipino pa nababash, kasi nga, yung mga natalo na, ano, na candidate, fans sa mga natalong candidates, naging basher, di ba? So, ayun nga, anong nangyari? Grabe, nakaabot tayo ng top 5 sa Miss Universe. Ayun nga lang. Pero ang comment pa rin ng tao sa kanya,
ayun nga daw pagdating sa comm skills, eh kung sana daw ko si Demirana. Pero ako hindi. Okay lang ako kay okay Beatrice Luigi Umabot Gomez. Na ni kasi it's enough. Umabot na ni Lime. Tsaka pag ganun, hindi mo talaga, hindi mo na maaagaw yung palukuman ni Major Award. Correct. Ganda. Yun. Galing. Ayun. Noong 2022 si Bea, ito na, 2023. From Miss Philippines Earth to Miss Universe Philippines. Si Celeste, mamasama. Anong sa tingin mo nagpanalo kay Celeste? Beauty. Beauty. Yes, beauty. Kasi at that time, ang Miss Universe organization, di ba nagpalit sila ng ano, dati confidently beautiful. Tapos ginawa nila ng beautifully confidently. Parang ganun binaliktad. So parang ang iniisip ng Miss Universe sa atin, magpo-focus to sa ganda. Plus, nandoon sila na si Celeste naman kasi during time ng Miss Universe Philippines, talaga naman masasabi natin na siya talaga yung pinaka-diyosa sa lahat. Pinaka-maganda, oo. Yung diyosa talaga. Marami talaga na amaze talaga sa beauty niya. Kahit noong preliminary, hindi ko ito makalimutan, preliminary interview ni ano Celeste, talagang, oh my God, ang diyosa niya. So, yon. Tapos, plus nandoon tayo na yung coronation na talagang kinabog niya talaga sa ganda talaga yung mga kalaban niya. Ayun, talagang ano, ganda talaga. Even me talagang, ano, talagang siya yung talagang nag-shine nung coronation night. Talagang di na maaagaw. Correct. Ayun nga lang, kaso nung Miss Universe na, nawala na yung shine na yun. No? Actually, ang naging problema, ako kasi parang feeling ko naman si Celeste naman, ginawa naman niya yung best niya kasi nakita naman natin yung transformation niya. Humanga din tayo sa mga interview ni Celeste noong during ina-interview siya ng mga media doon. But nandoon pa rin kasi yung part na si ano kasi, si Celeste, nagpalit kasi yung organization ng transformational leader. So, gusto nila yung story ang kukunin. Pero ito kasi, hindi naman to si Kun An. Ito ay si Amy. Si Amy, yung isa sa mga CEO. Ayun talaga yung hinahanap nila. Saka gusto nila ipakita ang Miss Universe is still quality talaga. Yung time na yon. At gusto nila, kumugot tayo doon sa backstory ng mga kandidata. Saan ba sila nagmula? So doon natalo si Celeste. Kasi yung backstory ni Celeste, yung kanyang advocacy na ipinresent doon sa Miss Universe ay hindi related doon sa tinatawag na transformational leader. Hindi nakakonect sa kanya. Kung ang ipinadala natin sa Miss Universe during 2023 ay si 2022 ay si si Michelle D. I think, ang lakas nun laban natin. Kung halimbawa naman si Celeste naman ipinadala natin noong 2023, I think papasok tayo sa semifinals kasi they are looking a beautiful girl. Oo, ganun talaga. Nakakaloka talaga minsan panahon talaga, no? Nakakabalibaliktad eh, no? Correct. pati rin ang time ni ano, Rabia at ni ano, ni Gazzini. Kung pagpapalitin. Yes. Diba? Si Rabia, ano, ang problema kasi kay Rabia during nung ano, labanan nila, Telemundo ang humawa. Ay, maraming salamat sa nagbigay. Si Mami Buex. hello. So yun, di ba, Telemundo kasi yung humawa. Mm-mm. Kaya pumapabor talaga. So ito na, 2023, last year. So, nagbalik si Michelle D. From first runner-up ng 2022 at ngayon, nanalong Miss Universe Philippines 2023, tingin mo, ano yung nagpanalo sa kanya? Yung determination niya, yung dedication, yung work hard. Ayun. Mm-mm. At manok na manok mo talaga si Michelle D. Eh, nung ano. Hindi ko siya manok. At parang kasi, parang feeling ko kasi, noong 2020, actually, nawo-worry din ako noon kay Michelle D. Kasi parang feeling ko, yung age limit, parang kung ilalaban ba nila to, pagbibigyan ba nila to. But, I think gagawin ni Michelle D. Kasi noong 2022,
nakita ko naman na talaga si Michelle Lee closer to the crown talaga. Kaya lang nalusutan lang talaga siya ni Celeste. Ni Celeste. So ngayon pagdating dito sa ano sa 2020 ano, parang sabi ko I think it's Michelle Lee na to. Kasi parang closer eh. Kasi nakalaban naman niya na si Pauline eh. And then si Pauline, parang tatlong beses na siya lumalaban. Ang feeling ko kasi kay Pauline during time na yon, maraming beses na siya nag-try. Pero yung position, hanggang doon lang. Hindi siya umaangat na. First choice. Talaga. Oo. So medyo parang hirap talaga siya pagdating na. Kaya niya to madali sa kanya ang top 5. Kaya niya makonsisten yung top 5. Pero kasi ibang usapan pagdating sa top 5 eh. Kasi syempre, ipapadala ka sa Miss Universe. So, alam ng organization niya kung sino yung itong nakikita kong may laban, kayang pumabog doon. Kasi syempre, kukonsider nila dyan, makakain ba yung kandidata or papalo ba? So, it's not only about yung, magaling ba siya magsalita, panalong, magaling magsalita si Pauline. Lahat na kay Pauline. Pero kasi parang, merong pang much better. So, talagang ano sabi ko, si Michelle dito. Kasi nakalaban niya na, di ba si Michelle D? Nagkalaban na rin sila nung ano. Nagkalaban na sila, tapos natalo na siya ni Michelle D. Kasi nag-first runner up. So, parang feeling ko hindi naman magpapatalo ng ganun-ganun lang si Michelle D. Na parang ano. So, ayun yung pinanghawakan ko. Oh, tsaka nung time na yun, talagang last na talaga kasi nga sa age limit. Wait, thank you so much sa 500 ano, ha, viewers tonight. Ang dami nating viewers. But I love, ano ha, I love Pauline Amilex. Oo. So, sa totoo lang, guys, hindi ko lang masabi sa inyo, mano ko nun si Pauline. Kaya lang kasi syempre sabi ko nga, dapat totoo tayo doon sa nakikita natin. Hindi yung parang dahil sa mga subscribers, sa followers, kailangan, dapat maka... So, nakita ko naman yung potential ni Pauline. Pero, ano doon kasi si Michelle D talaga. And then, I think yung work ni Michelle D. Sabi nga sa akin ni AJ noon, parang time na to ni Pauline. Parang sabi ko, sana. Oo, sana. Yeah, sabi ko nga, ang first ano ko kasi nga, ang heart ko kay Pauline, pero nung time na talaga, parang halimaw talaga si Michelle. Lalo nung prelims. Ano talaga? Nandoon na talaga si Michelle sa... Kung ba yung heart natin for Pauline, pero yung talaga makikibakbakbakan, Michelle talaga. Oo. Kaya lang hindi ko kasi talagang noon time na masabi talaga na, alam mo yun, yung parang support na support ako kay Pauline. Di ba nga sabi ko nga sa'yo, patawag na. Di ba kasi nandun ka, tinawagan niyo pa nga ako. Ako sabi ko, hindi ko talaga, ano, kaya lang kasi ako din talaga yung tipong tao na kung ano yung nakikita ng dalawang mata ko, doon talaga yung nasabihin ko para sa mga tao din. So, pag nakita mo si Michelle D, ano yung mare-remember mo na kung bakit siya nanalo? Siyempre yung work hard niya. Yung work talagang hard talaga. Pinawersa na, kumbaga. Oo. Talagang planado kasi pinag-aralan, planado, pinag-igihan, ayun. Yung mga mali niya na 2022 na itama nung following year. Kasi nung 2022, kampante siya. Oo. Kasi syempre siya yung pinaka-ano dun so far nun eh. Pinakamalakas talaga, pero nasulot. Correct. Tsaka hindi siya, ano, hindi siya relatable ng 2022. No? Totoo. Hindi tayo makaano. Talagang masyado siya, ano, masyado siya yung mga galawan niya. Pero sa tuwing lalabas siya, talagang mararamdaman mo talaga sa kanya na parang, ay, ito pwede talaga ito sa Miss Universe. So, ito na nga, Masam. Since ayun yung napag-usapan natin, na-discuss natin yung Miss Universe Philippines from 2020 to 2023, kung paano sila nanalo, ano yung backstory nila this year. Ayan na. Ang hirap ng tanong. This year, Mama Sam, kahit hindi naman top 7, kahit ano, sabihin natin 10, sino nakikita mo magsusuot ng corona? Ano-ano, sino yung nakikita kong? Oo, based sa atin na pag-usapan, di ba? Ang hirap na, kaya si Mama Sam ang guest ko sa ano na to eh. Sa ano ba, didirection po na pa talaga? Yung mga ano, basta yung mga nakikita mo possible, na ano. Possible na pwedeng magsusuot ng corona. Okay, so syempre dito sa competition na to medyo mahirap kasi ano eh,
Iba, no? Maraming front runner. Oh, maraming front runner talaga. Yung mga front runner, hindi sila yung basta-basta masasabi mong front runner lang. Runner. Tapos, yung sinasabi kasi ng iba, nako, baka sa dark horse mabigay yung kandidata. Ikaw ba, RJ, nakikita mo possible sa dark horse mabigay yung corona ngayon? Walang dark horse this year. Ako, masyadong malayo. Yes. Ako, parang, yes, yung mga kandidatang nananahimik, hindi ko makonsider na agad-agad na, ay, baka sa kanila mapunta yung corona. Hindi eh. Kasi parang feeling ko, yung mga nananahimik ngayon, kulang talaga sila sa galawan. Yung mayroon silang kulang na hindi mo masabi na, eto yun eh. So, ganon. Pero feeling ko, Mama Sam, ang magda dark horse, aabot lang ng siguro 5 o 10. Hindi na siya makaka-ano. Ayun, sa top 5. Oo, yung mga dark horse na ina-expect mo na, huy, nakalusot siya, pinasok sila sa semifinals. Pero yung sasabihin mo pagdating sa top 5, sabi ko, masikip ang top 5 para sa mga kandidata. Ang so, hirap. Masikip. So, yun. Kaya, ando doon talaga tayo ngayon, RJ, na pinag-aaralang maigi. Pero minsan, sabi ko nga, madali lang naman makulito kung sino. Oo, kasi di ba ang trabaho nga natin is hulihin kung sino yung mananalo. So ano ba yung mga basihan natin para makita natin na ay ito yung panalo? Siyempre, yung determination, unang-una, yung work hard ng girls. Mararamdaman mo yan eh, kung siya ba pa-easy-easy lang o talaga nandoon. Plus, kabilang dyan yung attitude ng girls, sa totoo lang. Kailangan ang attitude talaga ng girls, kontrolado siya ng organization. So, syempre, doon sa attitude, hindi ko sila mahuhuli doon kasi wala naman ako doon sa event. Kasi ang attitude ng girls, madali lang yan. Kapag ang girls nilapitan mo, in-interview mo yan, mararamdaman mo agad sa kanya na she's nice or nagpapaka-plastic lang. Yung paano to magsalita. Ako laging ganun eh. Pag ini-interview ko yung isang kandidata, nakatingin lang ako sa kanya kasi titignan ko yung body language niya. Titignan ko kung yung mata ba neto ay umiira, mayabang bang magsalita. Yung wala kang maramdaman sa kanya na humble ba siya or hindi ba siya humble. Mararamdaman mo yan or natatakot ba siya or may mga kandidatang ganito ha, pak na pak yan kumilos, pero pag in-interview mo yan, may kaba yan. Yung kaba niya, ramdam mo kagad. So, meron naman yung sobrang bait. Yung sobrang bait na, minsan ayoko nun, yung sobrang bait na parang anlamya-lamya na kausap at okay yan po, nako, good luck yan, yung mga ganong kandidata. Kailangan kasi makita mo sa kanila yung tapang, makita mo sa kanila na yung pagka-queen, queenly, ganon. Na kapag in-entertain ka nila, hi, nakita mo kagad yung mga smile, nakita mo kagad yung eye contact nila, nakita mo kagad yung glow ng mukha nila. Oo, so yun. Kasi syempre, combination lahat yun. Tapos, dito sa Miss Universe Philippines, ramdam mo din kagad kung sino yung malakas na, magaling naman siya pero hindi siya papalo. Yung mga ganong huli mo kagad sila eh. Eh sabi ko nga sa dark horse, yung sinasabi ng, ay nako baka ang manalo dyan yung hindi nyo ina-expect. Parang feeling ko malabo. Malabo sa kanyang. Kasi masikip yung top 5 para sa mga front runner pa lang, grabe na sila. So sino ba yung mga ano, isa sa mga nakikita ako dito, syempre unahin na natin si Baguio. Pasok sa, si Baguio kasi yung game plan niya, marunong yung team, magaling yung team. Yung team niya, alam kung paano lalaroin, paano ang atake ni, gagawin ni Baguio, ano ba yung dapat ipakita natin kay Baguio. At maganda yung laro na yon. Kasi alam niyo sa isang kandidata, dapat talaga, every time na nakikita mo siya, lagi kang may wow sa kanya. Yung parang, ay wow, pumapalo siya, maganda siya. Ganon. Kasi importante yun eh. Pag beauty queen ka, kailangan marunong ka talaga. May laro ka talaga. May game ka talaga. So, dapat kita mo sa kanya yan. Ayan, si Baguio. But, ang nakikita ko lang nagiging ano, atake kay Baguio, parang depende yan kay Baguio kung paano niya ipapanalo na. Sa ngayon, hindi ko nakikita si Baguio na parang, ay, kokoronahan to ng Miss Universe Philippines for this moment, ha? But
Depende yan sa kanya kung pa. Kasi yung team niya, ginagawa na yung lahat. O binibigay na yung lahat ng bala niya. O ito na yung laro, ikaw nang bahala dyan. Pero ang afraid ko lang kay Baguio, pagdating kasi sa mga, sa top 5, sa pilian ng top 5, kapag umarengkada yung isang kandidata dyan na kakabog ng todo-todo, doon siya madadali. But Baguio is good sa mga eksena. So yun lang. So sana, ano lang, kasi na kay Baguio nakasalalay ni. Kung kumbaga yung team binigay na lahat, o ito na yung binano, ginawa na nun team para sa kanya. Pero nasa tao pa din eh, yung gawa. Sabi nga gano'n, nasa Diyos yung awa, nasa tao yung gawa. So nakibad yun na yun kung paano niya ipapanalo to. Oo, yun lang. So ang magpapatalo kay Baguio, sarili lang din niya. Kung dadagain ba siya or may hirapan ba siya, ipalo talaga ng todo-todo. But piling ko, top 5, kaya niya tumuntong. Ayun, tapos Mama Sam, syempre yung chance ni Baguio makakuha ng isa sa mga major award, tingin mo, makakasilat siya? Kasi lagi siya napipili talaga sa mga ano eh. Actually, sa mga pinapakita naman niya ngayon, ay kaya naman niya talagang makipagsabayan doon at kaya naman niya talagang makipaglaro doon. Sa totoo lang. Mm-hmm. But, may but pa din eh. Kasi andyan kasi yung iba, katulad ni Stacy Gabriel. So, palagay na natin, isa dyan sa mga matinding katapad niya, si Kainta. Si Kainta, opposite naman niya, parang kulang naman sa styling, kulang sa atake, yung mga ganon. Pero, yung kumpiyansa ni Kainta sa sarili niya, ayun yung nagpapanalo sa kanya. Pag once na nagkudaan na, tapos isa na lang yung pipiliin sa kanilang dalawa, pag kumuda si Kainta, aakyat si Kainta. So, yun. So, yun yung pwedeng gawin ni Kainta. Ganun yung laro eh, kaya dikdikan, kaya hindi mo rin mahuli pa kung sino ba ang papalo sa top 5. Alamin muna natin yan sa preliminary competition nila. But for just now, parehas talaga sila yung nagaganunan. Si Baguio, saka si Kainta. Yes, oo. Si Kainta kasi meron siyang bala na pwede talaga siya itungtong sa top 5. Si Baguio, may bala din siya na pwede siya itungtong sa top 5. Pero kasi, nasa kanila yun eh. So, ang akin, parang si Baguio, kailangan mag-ingat din kay Kainta. Si Kainta, kailangan din mag-ingat kay Baguio kasi pareha silang malakas. Isa-isa dyan ang ilalaglag. Malaman. Diba? Mm-hmm. Kagaya sa nangyari sa Hello Glow, di ba? Si Correct. Si Smart Cafe sila, isa ang nilaglag. Eh, paano? At ayun yung sinasabi ko, nalulusutan kasi si Kainta, magaling sana, di ba? Kumpiyansa siya. Buo yung loob niya. Pero kasi minsan yung pagiging overconfident niya, ayun ang makakatalo din sa kanya. Dapat kasi stay, ano ka pa din eh. Dapat alam mo pa rin yung galawan na. Grounded ka pa din, dapat. Dapat ganun. Kasi pag niyabang mo to, talagang matatalo ka dyan kasi dyan ka ayawan ng organization. Oh. Hindi ko na pa siya sabi mayabang siya. Yung kumpiyansa niya parang ando doon yung parang buong-buo na parang over, nao-overan, gano'n. Tapos ang result, ay, wala ako. Gano'n. Kasi ditong Hello Glow, overconfident siya talaga. Kahit maganda yung pasarela, di ba? Totoo. Masyado siya medyo kampante. Kampante. Dapat so, nandoon lang siya sa ano ba yung laro ko. So yun. So kaya dapat kaya nga si Baguio marunong maglaro kasi alam niya kung paano. Kaya nga dapat yung una ayo na awkward ako sa mga emote niya pero yung time na lumabas yung Hello Glow, binawasan naman niya. O tama yung tipla na ginagawa mo, tama yung galaw mo at tama yung ipinakita mo diyan. So dapat ganyan ka lang. Alam mo dapat kung kailan ka babanat o hindi. So, mag-focus ka na sa another thing na dapat mag-concentrate ka doon dahil baka madali ka doon. So, ayan ginagawa mo, okay na. So, di ba, nakakuha siya ng award. At thank you sa aming 621 viewers tonight. Yes, gawin na natin 1,000. Oo. Tapos mag-like-like-like na kayo dyan. Tapos thank you sa mga nagpapan. Na-miss nila tayong dalawa. Oo. Na magkasama. Tapos ano, thank you so much sa mga nag-send mga super stickers. Ayan. Yes, sticker pa more. So, ayan, pasok na sa ano, nakikita ni Mama Sam si Baguio, si Kainta, at sino pa ang malapit ito, sa corona? Ito, kung Dark Horse naman ang pag-uusapan.
front runner siya, pero tahimik kasi yung galawan niya, mm-hmm. si Pampanga. Cyril Payomo, go. Natatakot ako sa ipinapakita niya ngayon kasi baka bigla niyang basagin yung mga prediction natin lahat. I don't know, pero kasi yung laro ni Pampanga medyo nakaka ano, yung parang dapat ano tayo, alerto tayo sa kanya, yung ganon. Ano siya eh, naka-alert talaga. Yung alam mo yun, yung parang bigla siyang bumubulusok na, uy, ano nangyari sa'yo? Ba't bigla ka nagparamdam? Ganon. At naramdaman na natin sa Hello Glow ng agaw. Yes. So, totoo lang ko yung coronation night ng Hello Glow, I think siya yung kokoronahan doon. Kasi ano, ang perfect nung dating. Sumasan ayon sa kanya yung alam mo yun, yung galaw, yung height, yung body, tapos yung alam mo yun, yung aura, nakakaloka. So medyo nakakatakot siya. Hindi lang ako sure kung gano'n siya. Kasi yung kanyang ganda kasi, may ili-level up pa. Yung alam mo yun, may transformation na pwedeng gawin sa kanya ang Miss Universe Philippines kapag siya yung pinanalo. Ngayon kasi nakikita mo siya na maganda na. Maganda yung ino-offer. Pero kapag ito ay, alam mo yun, yung hinulma, kaya malakas yung laban dito. Kasi may height eh. May height, may beauty. Yung alam mo yun, yung kung anong hinahanap. Oo. Tapos, pag tinuruan pa yan, gumalaw ng tama. Ayun, wala na yan. Ayun yun. Yun. Oo. Noong una talaga, so, sabi ko, parang hindi. Parang wala naman. Sabi din. Ganyan. Pero nung Hello Glow, nagparamdam na. Pati nung recent, talagang mararamdam mo na. Mula sa style, mula sa face, mula kung paano tumingin sa camera, and then kung paano ngingiti, paano ipipihit yung katawan. Parang walang effort, pero ramdam mo yung presensya niya na parang, uy ate, ikaw ba to? Talaga, so, nabubuhay na siya. Kung dark horse, eto yung dark horse na manggugulat. Ganon. Pero hindi natin siya makonsider na dark horse kasi frontrunner siya. Pero sa mga dark horse na sinasabi ninyo, yung parang tipong nananahimik talaga biglang, I think, no. Ganon. Masikip. Kasi parang feeling ko, nakita mo sila, ayaw nilang magpa-singit. Si Baguio, si Kainta, si Pampanga, idagdag pa natin si Victoria Velasquez Pincel. Ngayon. Ang aura so ngayon man. Ni Victoria, si Victoria, ang masasabi ko naman na Victoria. Ano go. Siya? Yung kumbaga, yung laban niya, hindi yung ano eh, hindi yung sasabihin mo yung pinag-aaralan niya yung galaw. Pinag-aaralan niya kung ano yung ibibigay ng galaw. Yes, Victoria Velasquez Vincent. Pero alam mo, ang afraid lang ako kay Victoria, yung beauty niya, parang classic kasi yung beauty niya eh. Parang ayan na yon. Yung ano kasi, napansin ko kasi yung ano, yung hair, paulit-ulit na lang. Oo, yun na yun. Ano, hinuhuli niya kasi, I think kung bakit paulit-ulit siya sa hair, hinuhuli niya kasi yung ganda na kung saan meron siyang charm na lalabas. Nung parang makita sa kanya yung charming, yung beauty na parang, oy, ang charming naman ng dating. Kasi di ba, yung naka-yellow siya, tapos naka-pony yung buhok niya, ang charming-charming niya doon. Pero parang, ako kasi si Victoria, ang hirap lang sa kanya, may binabagayan yung kulay ng damit para lumabas yung aura. Na-notice mo yun? Hindi naman. Pero pa nakita ko sa personal talagang maganda naman talaga si Victoria. Nakukulangan lang talaga ako sa hair. Ulit-ulit na lang. Maganda si Victoria sa ganda kong pag-uusapan. Pero kasi parang ang pinag-uusapan kasi, ano yung isasagad ng ganda mo para maiba yung looks mo? Ganun. Hinirap lang ko lang gano'n. Di ba? Oo. Kasi di ba parang ang lagi kasi, sa mga beauty queen na nakikita ko ha, dapat lagi silang yung may wow. Lagi silang may wow. Dapat yung sa tuwing titingin ka sa kanya, uy, sino ba to? Yung halos hindi mo na siya makilala dahil iba yung, dapat gano'n eh. Pero kasi, ang Victoria kasi, parang nakita mo siya, classic yung beauty niya. Yung parang,
ayun na talaga yung ino-offer ng beauty. Maganda, hindi ko naman sinasabing hindi siya maganda, maganda. Pero kasi, ano pa yung isasagad ng ganda mo kapag gusto ko ganito ang ayos mo, gusto ko ganito ang damit mo. Actually, yung naka-yelo siya, nag-glow siya doon. Ang ganda ng aura, ang ganda ng galaw, ang ganda ng palo ng buhok, ang ganda ng galawan. Kaya lang, yung inulit nga uli yun, hindi na siya pumalo, yung nakaitim siya. Oo. Ay lagi kasi yung hair. Sabi ko, ay mag-experiment talaga sa buhok. Kasi, kumbaga tayo, pagka nandun tayo sa event, ang hinahanap natin si Baguio, kasi alam natin, iba na naman ipapakita ni Baguio. Kasi Baguio kasi may ino-offer na iba't ibang klase. Ang dami. Style. May variety. Marunong si BBB, yung team. Napakaganda ni BBB, pero expected mo na, na in pa rin yung ayos. Ganun pa din. Baka, maano tayo, maumay factor, ganun. So, yun nga yung sinasuggest ko sa kanyang team. Sabi ko nga, mag-try ng ano, na nakalugay naman, na may volume ang hair. Yun. Tapos, so, nagbibigyan ko ng mga inspiration, like yung mga book ni Colombia, ganyan. Kasi, correct. Iba talaga yung laban this year. Kasi sabi ko, ang lakas-lakas talaga ni BBB. So, kailangan talaga ng, ano, more sa styling. Totoo. Dapat talaga marunong maglaro. And then, syempre, pasok din natin, syempre, si Alexi. Mm-hmm. Alexi. Yes, si Alexi. Unbuttered cream. Aha. Kasi may picture ni Alexi. Go. Yeah. Bakit si pasok Alexi. Si Alexi? Si Alexi naman, nakikita naman natin yung work hard niya nandoon, yung work hard ng team niya, yung work hard nila nandoon. But nandoon pa rin ako syempre. Top 5 I think kaya ni Alexi. Wala akong masabing ibay kasi parang feeling ko kasi ang laro ni Alexi magaling. Magaling yung laro niya. Mm-hmm. She work hard. And then, nandoon siya. Talagang nakikipagsabayan. Unbothered nga eh. Wala akong pakialam kung maganda yung katabi ko o Diyosa yung ano ko, yung katabi ko o mahaba yung buhok nila. Basta ako nandito ako, lalaban ako sa paraan na alam ko. Ayun yung maganda kay Alexi. Mm-hmm. At yun yung pinoconsider ko na itong babaeng to, I think kaya na ito tumuntong ng top 5. Mananalo si Alexi ko ang Miss Universe Organization kung ready na talaga tayong sumugal sa Black Beauty, ang Pilipinas, kung gusto nila i-try, I think si Alexi ang pipiliin nila dyan. Ayun. Tsaka ano, parang wala ka naman masasabi na ano, pakat kay Alexi, kasi lahat na okay ni. Talagang okay, ate talaga si Alexi, yung nasa destiny na lang niya. Judge's decision talaga ang ano, kung preferred ba nila decision. Na Black ba ang laban. Thank you so much sa 700 viewers tonight. Ang hinahanap pa talaga natin ay yung kumbaga parang okay, gusto natin ang Black Beauty. Pero malinaw si Alexi, isa sa mga nakikita ko, pwedeng tumuntong ng top 5 for now. May nagkakola, sabi, hard work daw, ganun. Kasi si Mama Sam nasa Thailand, siguro yung English ng mga Thai na na-adapt na ni Mama hard Sam. Hard work. Sige, hard okay. work na. So, yun. So, yun. Sino pa ba? Ako? Charis. I think si RJ. Hindi, si ano? Victoria Pilanskes. Sino pa ba mga nabanggit ko. Hindi ako ready dyan sa top 7 na yan eh. Victoria, Baguio, Atisa Manalo. Atisa. Asa ba si Atisa? Go! Okay, si Atisa. Diyos ko naman, from the beginning naman until now, consistency. Wala tayong pag-uusapan. Consistent talaga si Atisa. Saka si Atisa talaga yung masasabi ko din, good player din dito sa competition na to. Hawak niya ang corona. As hanggang sa ngayon. Mm-hmm. Bali, nag-aantay ka na kung sino makakaago kay Atisa. Ganun. Parang si Atisa, ang ginigiba nila dito, ewan ko, don't get me wrong, RJ, ha? Mm-hmm. Ang ginigiba ng mga kandidata dito, si Atisa Manalo. Actually, totoo. Kasi, nakausap ko yung team at saka ibang candidates. Talagang inaabangan talaga nila kung ano yung suit ni Atisa, ganyan. Ganon. Parang ang ano. Inaabangan, ang binigipan nila si Atisa. Mm-hmm. Si Atisa. Bali, pero ako, ang nakikita ko kay Atisa, maganda yung laro ni Atisa kasi
very consistent, and then maganda i-package na, hindi naman sa pag-aano ha, hindi ako duda sa isang artista manalo. Siguro maliit na porsyento lang kung sasabihin natin na ako baka matalo kasi sa artista manalo. May chance naman na matalo, pero parang ang liit na porsyento. Maliit na porsyento. Pag natalo si Atisa, ibig sabihin hindi niya destiny ito. Destiny ito ng ibang kandidata. Pero sasabihin mo, matatalo lang si Atisa manalo ng ganun-ganun lang. Parang napaka-imposible. Imposible. Una, ang Pilipinas, syempre, makikipaglaro sa Miss Universe. Mm-mm. And then, Atisa manalo, kahit dito sa Thailand, kilala nila ang isang Atisa manalo. Kahit yung sa Miss Grand, lumaban nung ano, yung first runner-up sa Miss International, nanalo na ba? So, iba yung impact ng isang Atisa manalo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, kilala nila ang isang Atisa manalo. And then, I think Philippines, ha, makikipaglaro talaga siya sa ingay, kung ano yung meron kay Atisa, sa laro ni Atisa manalo. Isusugal, I think susugal talaga sila, tataya talaga sila sa isang Atisa manalo. And then yung ibang kandidata na lumalaban, syempre, kudos naman sa kanila, magagaling din naman talaga sila. At nakikita din natin yung determinasyon nila, yung trabaho nila, pinag-iigihan nilang maigi. Natural, competition to eh. Pero kasi sa bawat competition, may isa talaga dyan na talagang matibay. Parang dito sa Miss Grand, ang liit-liit ni, ano, ni Phuket. Pero pag sinabing Phuket, nako, she's very strong. Yung na-interview ko siya, isang konting oras lang, sabi ko, Phuket ang mananalo dito. Kasi ganun siya katibay, ganun siya kalakas. Ang ginigiba talaga siya ng lahat ng kandidata. Ganun din si Atisa, ginigiba siya ng lahat ng kandidata. At kung ililive, kung ito, kung magpapadala tayo ng kandidata who's next to Michelle D, I think yung level ng Michelle D level, hawak ni Atisa manalo. Na pwede mong ipantay talaga sa laban niya. Kaya hindi sa pagbabayas, yung iba kasi sinasabi, ang bias nyo naman. Kasi parang, kasi nakikita ko yung work, nakikita ko yung trabaho. Kung si Atisa, lumabas lang dyan, katulad ni Cebu, katulad ni Taguig na, ang doon na sa kanila lahat, pero hindi mo nakikita yung trabaho, paano mo sasabihin na, si Taguig to? Paano ko masasabi kung wala naman ako nakikitang ebidensya? Kung wala naman ako nakikitang trabaho niya? Si Taguig, isa sa mga tinitignan ko, kung tutuusin, double, ano na siya, complete package siya. Ang tangkad, ang sexy, ang ganda. Pero, ano ba yung pinapakita mo talaga dito? Paano ka kakabog? So, ang tinin ko lang sa kanya, supporting crown. Ganun yung mangyayari. Or, choices ka, pero parang supporting crown lang. Parang feeling ko, pwede mag first runner-up, pwede mag second runner-up. But yung title, nagdadalawang isip ako kay Taguig kasi parang wala akong nakikita na mapapawaw talaga ako na parang siya, grabe, nagpatrabaho siya. Maganda yung pinapakita niya. Pero kulang, kumbaga sa halo-halo, parang kulang sa asukal, kulang sa pigla. Or masyado din, pa siya nakakampante sa sarili niya. Kasi maraming beauty queen na sobrang ganda din naman. Pero hindi mo makitaan talaga ng work hard na parang yung trabaho talaga na katulad ng level na ginagawa ng ibang nananalo. And then, pangatlo, si Atisa kasi, imagine mo, sino ba ang naging kung ano, ang kinalaban nito sa binibining Pilipinas? Catriona Gray. Yung level na yon. Pero halos siya yung pumangalawa kay Catriona kasi siya yung naging Miss International eh, Philippines eh. Tapos, yung trabaho nila sa international pageant, i-consider mo yun. Kasi, syempre, may resibo to. Ano ba naman? Di ba? May resibo si Atisa manalo. And then, si Catriona naging Miss Universe. Si Atisa naging first runner-up. Halos konting-konti lang. And, ngayon, nandito siya sa Miss Universe Philippines. Yes, nagbalik siya bilang first runner-up sa Miss International. Pero nakita mo yung transformation. Nakita mo talaga na hindi siya basta-basta ang kandidata lang. Maaaring ikaw sinasabi mo, wala naman siya. Sa'yo yun. Pero ako bilang commentary and then bilang sa na-appreciate ko yung laban ni Atisa Manalo, ay, ibang usapan to. So, ang ikakatalo lang dito ni Atisa Manalo kung hindi niya destiny maging Miss Universe Philippines. Pero, dinig ko sa mga binibining Pilipinas na
hindi pa nakakasungkit ng corona, si Atisa Manalo ang gagawa ng history nun. Oh, kasi usually pag bilibili niya, malas sa MUPH, no? Nalalagnan. Nakita mo ganda? Nakita mo yung ganda? Alam mo kung sino yung naalala ko sa kanya? Alam mo kung sino? Sino? Si Antonia. Ayun. Diba nakita ko rin si Antonia? Siya yung Antonia ngayon. Saka alam mo si Atisa Manalo, ang humble. First runner-up na siya sa Miss Universe, sa Miss International, pero hindi mo naramdaman sa kanya na nilagay niya sa ulo niya yun. Mm-hmm. In fairness kay Atisa Manalo, never mong naramdaman sa kanya na I'm a queen. Pero nandoon siya na talagang yung angas niya na, ay hindi, lalaban ako dito. Hindi pa nagsisimula yung laban, huwag kayong maalarma, lalaban ako. So I think magbibigay siya ng good fight sa competition na to. Ngayon, kung matalo, paano kung matalo si Atisa, hindi niya destiny yon, destiny ng ibang kandidata. And ikudos natin yon. So yon. Mm-hmm. Ayun yung nakikita ko. Sorry guys, hindi pa man sila nagpiprelim or ano. Pero ano siya, consistent eh. From day one until now eh, consistent siya eh. So wala akong makitang butas. Maliban lang dun sa ipinakita niyang galawan noong Hello Glow. Pero kasi parang piling ko, discarding niya rin yun eh. Nasa plano niya rin eh. So, nagbabardagulan yung mga ano. Okay lang yan. Nagbabardagulan sila ang mga fans ni Atisa at ng ibang mga candidates. So, ayun, sino pa mamasam? Ang papasok. Si Cebu. Si Cebu, silent killer din yung laban. Kasi si Cebu, in fairness naman kay Cebu, maganda din si Cebu. Ewan ko lang sa personal ha, pero sa photos, talagang masasabi ko sa talaga. Age ng gano'n. Saka kung paano magsalita si Cebu, yes, iba din talaga yung, saka yung transition niyan, kapag gumalaw na rin yan, medyo iba din yan. Mm-hmm. Saka parang ang lakas ng Makatiya Words Back 2.0, no? Parang si ano siya? Sino ba? Parang siya si Christy Palihanson ng 2014. Parang siya pa din. Ganun pa din. Oo. Pero ano kasi si ano, parang feeling ko lulusot din yan. Oo. Actually, ngayon nasa lima ko si ano, si Cebu. Oo. Lulusot yan. So, imposibleng hindi lumusot yan kahit si Tagig. Si Tagig ang medyo ano, ang gumegewang. Si Tagig na loloka ako kay Tagig. Favorite ko pa naman yun. Then, I love also Bulacan. Bulacan, si Chelsea. Yes, si Chelsea Manalo. Gusto ko yung beauty niya. Gusto ko kung paano siya umeksena sa competition. Talagang ramdam ko din talaga na ano. Kaya lang yung styling niya, minsan parang, sorry to say ha, parang minsan parang styling niya hindi palo. Diyan, hindi ko gusto mo nga siyang bakla dyan. May ano siya, hindi consistent din talaga yung styling niya. Hindi consistent yung styling niya. Napaka-importante yung consistent yung styling, saka may styling yung girls. Kasi pag wala yung styling yung girls, wala tayong pag-uusapan sa Miss Universe. Di ba? Totoo naman. Wala tayong pag-uusapan sa Miss Universe. Parang, yun lang yung ganap mo. Kaya, tsaka ano, parang Miss International siya, ganun. Oo, yung ganun. Pang Miss Intercontinental, gano'n. Mga gano'n, oo. Pero hindi universe. Pero maganda talaga siya. Pero, sino pa? Meron pa ba? Ano siya, sentimental, ano ko siya, favorite. Tapos, si Laguna. Si Laguna naman, lakado din yung styling, morena beauty, and then maganda. Pero kasi pag nagsalita si Laguna, doon ako na-off. Yung pag nagsalita na siya, pero yung styling niya, panalo, yung makeup, gusto ko yung mukha. Yes. Ganda niya dyan, sexy niya dyan. Parang Mutia. Kamukha niya si Mutia. Correct. Mutia Datol, di ba? Oo. Dapat lumapat siya sa ano, sa Supra. Maganda yung babae niyan, maganda. Pero yung sasabihin mo, mananalo ba? I think hindi. Oo, parang, siguro nasa ano, papasok din ng top 10. Sa semifinals. Ganyan. Semifinals, oo. Saka ano, magugulat ka pa nga pag nawala yan. Ano eh. Hindi rin ako magugulat kung wala siya sa semifinals. Possible. Kasi ano eh, may mga activity na ano eh. Kahit palong-palo siya, pero parang hindi sila sumusunod.
Kagaya may event yung nito. Problema. Ayun din kasi napaka-importante nun, guys. Hindi po pwede nyo sabihin nyo, ay, okay lang yan kasi yung mga alibay. Kasi ang gusto talaga ng organization, yung sumusunod talaga sa kanila yung queen. Hindi pwede yung sasabihin mo, magsuot ka ng puti, tapos ang susuot mo, itin. Oo, ganyan. Tsaka yung may background, yung mga photos recently sa mga activity. Pero naman siya, mabait naman siya. Ayun nga lang, nakakatakot sa kanya. Baka maligwak siya kasi hindi sumusunod. Si Sambales. Sambales, ayan. Sambales din. Hindi din ako masusurprise kung bigla tong makipaglaro dito sa competition. Pero kung ililevel ko yung Sambales nung nakaraang taon sa kanyang Sambales ngayon, parang feeling ko may hirapan siyang ma-reach yung na-reach ni Lima. Ni CJ. Swerte niya kasi, na pag pumasok sa semifinals. Kasi tag dito, sabi nga natin masyado masikip. Eh last year hindi naman masyado eh. May mga naku-open talaga doon na slot eh. May mga open. So ang nilalaban naman doon last year, si Chris Nangravides, tapos sila sa Panta naman, parang ilalagay mo na lang din lang sila sa top 5 kasi parang feeling mo sa kasila pero pwede din kasi hindi mag-align sa kanila yung destiny. Alam nyo guys, sa totoo lang, it's about destiny ng girls. Kahit sabihin pa natin palo-palo yung mga styling nila from the beginning until pero kung hindi nila destiny to, may mangyayari sa coronation night na hindi sa san ayon sa kanila yung mundo. Since sa pag-usapan natin yan, Mama Sam, yung sabi mong hindi sa sang-ayon, na-discuss natin kung sino yung mga malalapit sa corona. Meron tayong tinatawag na na Sandra Lemonon, Leren May Bautista, Chantal yung mga Smith, front-runner na at Liza Castro Award. So sa tingin mo, Mama Sam, sa mga na-discuss natin, sino-sino yung pwedeng magmana ng corona nila? Alam mo, I'm afraid ngayon kay Tagig. Kay Tagig, same. Natatakot ako para sa kanya. But I hope na makarating siya sa top 5. I hope na makatungtong siya. Pero kasi parang nasasayangan ako dun sa opportunity na alam mo yun na kaya naman niyang ilaban at ipalo talaga ito ng bonggang-bongga. Pero parang kalmado siya sa sitwasyon na parang alam mo yung tawag ko sa kanila, yung umaasa na lang sila sa ganda nila. Yung ganun, ayoko mag-effort kasi maganda ako. Yung ganun. Ayokong gumalaw kasi Diyosa na ako. Yung ganun. Huwag kayo masyadong umasa doon sa ganda na meron kayo. Kailangan pa rin makita pa rin syempre yung abilidad, yung determination, saka yung ganawan talaga na alam mo na hindi ka nagpapakain ng buhay. Tapos ayun, sino pa ang pwedeng Maleren Bautista? Si Sambales. Sambales? Pwede din. Kasi si Sambales, ewan ko, minsan consistent, hindi siya consistent eh. Inconsistent siya. May mga labas siya na, kasi I believe na ang Miss Universe dapat pak na talaga. Yung beauty mo. Yung tipong kailangan lagi ka Diyos sa kanya. Hindi yung lagi kang paandar. Kailangan lagi ka talaga Diyosa. And then, of course, kung hindi ka ganon, pwede ka talaga ma-thank you, girl. So, yon. So, si Sambales, parang feeling ko, pagdating sa top 5, may hirap talaga siya. Sino pa? Top 5 yan. Stacy. Stacy. Baka si Baguio ang pumasok. Ganon. Kasi, pwedeng malusotan siya ni Baguio eh. Kasi si Baguio kasi maingat sa mga galawan. Either na ang com skills ni Baguio ang pinoproblema ninyo, pero kasi ang laki pa din nung chance niya talagang makipaglaro. Tsaka humble. Oo. Dapat kasi yung humbleness lagi nando doon, hindi nawawala yan. Kasi importante yun. Sa totoo lang, napaka-importante. Kasi candidate pa lang, di ba? Correct. Ganun. Sino pa? Australia. Australia. So Australia kasi parang favorite ko yan, si Australia. Oo, favorite ko siya pero lalagay ko din siya dyan kasi lately I realize na parang ate yung styling mo parang nung 80s pa. Yung parang
ando doon ka na sa ano eh, kaya mo na sanang gumalaw, pero parang feeling ko nag masyado siyang yung laro niya hindi pa ganun ka palo talaga ng bongga-bongga. Si Kyla Carter, isa pa rin yun. At nasasayangan ako doon kay Kyla Carter. Ikaw ba, tingin mo doon? Sumuko na ako. Kasi parang feeling ko, ang ganda ng ino-offer, ang gandang magsalita. Pero parang Miss Earth. Oo. Hindi pa ganun kahinog. Kaya. Pang Miss Earth ang beauty niya. Parang artisan tapos talaga. Tapos hindi pa ganun kagaling maglakad. Mm-mm. Ayun nga. Dapat kaya, kunyari, kung hindi ganun katangkat, kailangan daanin mo sa ano, sa palo. Kaso si Kayla, parang sumuko na ako. Sumuko ka na sa kanya. Ako naman hindi. Pero, parang, sige lang, laban lang, hanggat kaya mo. Na may konting hope pa. Pero parang kung ayan yung pag-uusapan sa mga ano na maingay, tapos parang biglang oh, ayun, ganon. Nasasayangan ako. So, yun. Nasasayangan ako sa kanya kasi parang ang kulang sa kanya yung pasarela niya. Kahit sabihin mo pang, eh, may ilang linggo pa naman para mag-training, eh, parang piling ko hindi na nila kaya remedyohan to. Kasi nasa, ano yun, katawan ng girls, ang hirap pa naman mag-training ng matigas ang katawan. Talagang kailangan pa talagang palambutin. Pero sa performance skills, magsisemi pa rin yan, pero I think hindi na talaga papasok ng limit. Oo, oh, yung mga tipong nagsisemi sila, pero yung sabihin mo yung aakyat ng top 5, parang 50-50 talaga sila sa mga ganon. Kailangan talaga nila gumawa ng eksena. Pero si Tagig, saka si Kanta, possible pa rin naman na ano, pero possible din sila dito sa posisyon na ganito. Mm-hmm. So, nakaabang na ang corona nila, Leren. Ikaw ba, nakikita mo ba si Atisa Manalo malalagay din dyan? Hindi. Hindi siya malalagay. Sure, kasi talagang si ano, sure talaga siya sa top 5. Ito nga, di ba, ng Hello Glow, kahit sabihin natin hindi nag-perform, pero ano, gusto talaga siya ng mga judges that time. Sabi nga natin, pag nagusto ka ng judges, kahit sumemplang ka pa paulit-ulit, wala. Hindi ka na matatalo. Alam mo kung bakit? Kasi iba yung ino-over ng mukha, yung diyosahan ng mukha. Angelic parang, face kasi siya. Parang Antonia talaga. Parang siya si Antonia this ano. Na ano, kahit yung anong gawin ng kalaban. Hindi naman kailangan gumalaw ng gumalaw, pero parang, oh, sige, go na. Ganon. Oo. Effortless. Ganon yung nangyari. Eh, di ba si Tina kung nga yung palong-palo talaga? Oo, palong-palo, di ba? Palong, tsaka isa pa, yung first runner-up. Pati yung first runner-up din. Di ba, palong-palo din? Pero si Antonia. Eh, basta yung parang magka-prototype sila. Nung nakita ko si Antonia dito, sa ano pumunta si Antonia dito, kasi hindi talaga nawawala yung mata ko. Nung nakita ko si Atisa ulit, parang magka-ano sila? Magka-aura. Si Victoria Velasquez Vincent, nakikita mo talaga na mananatili siya sa tapa. Oo. Oo. Kasi consistent eh. Talaga ano siya, ang maganda kay Victoria kasi nakikinig talaga siya. Kunyari may nag-uusap tayo ngayon. For sure, may mga alagad na yun. Take down notes na yun. Kaya nga, di ba, before ang reklamo natin kay Victoria, yung pasarela niya. Kasi ang ganda-ganda ng katawan, ang ganda ng mukha, pero ang pasarela, ligwak. Pero recently, nagparamdam na siya sa Hello Glow. Talagang puwapalo ng bewang. Tapos ginagamit na yung magandang mukha. Today, ang top 5 ko today, I think si Ranky? Si Victor. Today. As for today lang. Siyempre, bukas magbabago na yan. Hindi ko alam po. Depende kasi sa mga eksena nila. So, si Atisa, si Pampanga, si Victoria, pwede mag number 2 ko talaga si Atisa saka si ano eh, si Victoria. Ako si Pampanga, medyo nakakatakot kasi kaya kinukonsider ko ngayon siya na, sige, lagay ko to sa top 5 kasi parang baka biglang magbulaga, baka sa kanya mapunta yung universe. Kasi yung pinalo ko yung mga photos niya, ito talaga yung ino-offer niyong beauty. Parang pinaghalo Charlene Gonzalez at saka Susmita Sen. Pero hindi ko alam sa personal ha, kasi may mga photogenic kasi. Pero nakikita ko naman yung mga video niya, talagang plakado din talaga yung mukha talaga ni Bakla. Ewan ko sa personal, si RJ nakakita. Kamusta siya sa personal? Itong ano, nung Hello Glow, pati nitong ano, Cayman, talagang gumanda talaga siya.
Pero nung mga una, natatabunan siya ng Oo, iba. wala. Oo, yung una Wala, wala di talaga. ba? Yung parang ang lamya-lamya lang. Parang pato. Yung after ng bakasyon nila, pagbalik niya, ha, biglang... Kailangan talaga niyang gumalaw. Kailangan niya, ma-appreciate mo siya pag umakit siya sa stage. Ayun na. Kasi may mga ano, di ba? May mga beauty queens na pag nasa, yung face to face, parang wala lang. Pero pag umakit na sa stage, tinatawag nga natin bulag. Lagi iba na. Ganun, si Pampanga. Yung parang si ano, si Brazil, in-interview ko, pag in-interview mo, parang siyang teacher, pero yung umakyat na siya sa stage, yung sa Bisgrano, yung maiksing buho. Ay, naku, grabe, yung performance level, yun, yung loka ko sa kanya, parang, wala si ate. Nanlalaman na, parang runners up, di ba? First ganun, runner up. Ganun siya. Kailangan niya umakyat sa stage, pero pagka face-to-face, pero yung alangan niya talaga, meron talaga. Maganda, tsaka matangkad. Tsaka yun ano, buhay na buhay yung personality. Hindi siya yung parang mahiyain, parang... May wow. Nagbuwabati-bati din siya, ganyan. How about Atisa? Ganun din si Atisa. Kaya natin mo, lagi kami may picture na Atisa. Kasi yung bait-bait nga. Approachable. Diyosa talaga. Parang Antonia nga. Ganun. Si Antonia umabot ng ano... Kasi di ba ang inaaway nila si Antonia kasi nga paano daw umano. Pero pag nakatanong nila si Antonia sa personal, maririnig sa, kaya pala umabot ng ano, last two standings. Ako nga si nakumpara ko nga eh. Si Antonia kasi very humble. Alam mo siya pa yung tumawag sa akin para magpa-interview. Di ba na-interview dati sa, noon na sa Supra? Yun. Diba? Ganon. Siya pa yung tumawag. Kahit ang taas-taas na, humble pa rin. Napaka-importante. Si Diba si Antonia supranational na 'yun, 'di ba? Tapos nagpa-interview pa siya sa iyo kahit Pilipino ka, 'di ba? Saka ito rin nung Miss Universe Thailand, 'di ba? O. Ganun, ano sila? Ganun nakikita talagang ano, humble. Ganun nakikita ko kay Atisa kahit nanalo siya sa Bilibini, sa international, ganun pa din. Hindi na ano sa ulo. Kaya ayun, saka malakas yung talaga niya, siya, no, from system. Sabi ko nga magpapatalo lang kay Atisa dito, talaga hindi niya destiny. Pero yung sasabihin mo, ano, hindi kasi nagigets ng iba eh. Ang iniisip kasi nila, parang, ay, kasi favorite ninyo. Totoo lang, hindi ko favorite sa Atisa. Kahit yung sa Binibini. Talagang kailangan lang magsabi ng honest. Pero yung galawan talaga, na pang-queen talaga, yung iisipin mo, I think it's Atisa pa rin. And then, itong larong to, I think Atisa man na. Saka for pa rin siya, tao pa din siya. Tao pa din, ganun. O, diba? Saka parang ang tagal niya na, diba, naging queen, pero hindi siya yung walang yabang, hindi katulad ng ibang reyna na parang marama. Favorite mo. Alam mo, sa totoo lang, si Taguig, favorite ko pa naman yun. Ay, mabait naman si Taguig, kasi talagang nauubusan talaga ng ano, ng parang energy. Sa sobrang bait niya, parang feeling ko, nalaman siya ng bongga-bongga. At ewan ko, ano siguro parang, di ba nung lumabas siya, nung na-appoint siya, yung sashing, tingin mo, anong kilang? Energy. Ayun. Parang pagod. Parang pagod lagi. Ewan ko. Kasi di ba nung ano, nung sashing na, tawag dito, nakakatakot talaga, no? Tagig yung pagsabi mo. Pero ngayon, nasa na yun? Hinahanap mo, hindi mo na makita. Ako, nanghihinayang ako kay Tagig. Kasi parang feeling ko, ang kompleto niya. Oo, ayun nga eh, parang nag-experiment pa, pero kung saan siya pinakamaganda, i-ponytail na lang, huwag na kung anong gawin sa buhok. Parang ang naging problema kasi sa kanya, biglaan yung pagsalang niya, tapos hindi niya napagplanuhan ng maiki. Oo, kasi ngayon, ang gagawin ko. Diba? Tapos may mga designer na malalaki, pero kahit naman maggamitan ka ng designer, kung hindi ka naman planado doon sa mga gagawin mo, so parang nawala yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Hindi katulad ng laro ni Atisa na pinagplanuhan niya talaga yung parang etong plano, etong gagawin. O sandali lang, pagpaka ko dito, etong gagawin ko, lalabas ako. Inoconsistent niya talaga yung sarili niya. At yung larong ganito, eto naman yung pinangahawakan ko na ay, pwede mo to ilabas sa Miss Universe kasi consistent. At then, yung ganitong kaya makipagsabayan, yung may pasabog lagi, ako yung kapabalun. Mm-hmm.
Si Alexi naman, magaling din si Alexi, yung laro ni Alexi. Nagagalingan din ako. Magaling talaga. Oo, magaling yung laban niya. Sa totoo lang. Sa totoo lang, magaling yung laban. Kaya magaling lang, nakukulangan din ako dun sa styling, sa mga ano. And so, challenge kasi pag short hair. Oo, so ang hirap nung ano. Kaya parang feeling ko, ano siya eh, sure ako kay Alexi, supporting crowd. Nakaabang. Ganyan. Oo, nakaabang sa kanya. Kung sasablay sure yung mga ano. Papalo yan sa top 5. Papasok yan. Kaya nga si Kate na nga ng top 5. Ang Baguio naman, si Tara, every time makikita, may wow factor talaga. Para makakita, si para makakita ka lang. May laro si Baguio. Para ka nakakita ng Miss Universe. Ganun yung feeling. Ganun. Parang, to be honest, parang si Baguio yata, isa sa pinakamagandang beauty queen na nakita ko. Ang dami ko nakita mga beauty queen na, yung mga nanalo, sila, yung mga nanalo na, yung mga Miss Universe, pwede siya ihihilera talaga doon. Pero ang parang ano lang niya, kung... Parang bata pa? Bata, 23. Oo, 23 bata. Years old. Kaka 23 lang niya ngayon. So, just in case hindi siya pala rin, makakabalik pa. Oo. Natatawa nga ako. Natatawa ako kasi lagi yung sinasabi sa interview, gusto daw niyang ano, papantayan si Genesis Latugat at saka si Krishna Gravides. Ang gusto ko lang sabihin, parang masyado ka nang malayo. Masyado siyang malakas. Hindi niya alam, siya yung pinaka-the best na pinadala ng Baguio. Ganun. Hindi ba si Krishna ang Gravides? Si Baguio. Kasi si Krishna, malakas talaga si Krishna, pero hindi kagaya ni Baguio na talagang ngayon, na talagang andyan hindi nawawala. Diba? Si Baguio, ano, ang tingin ko sa kanya, basta ngayon, ang mga nasa top 5 ko, ayan, si Atisa, si Pampanga, si Victoria, si Baguio, saka si Iloilo. Ayan, ayan. Hindi suligan yan pa rin. Ayan yung laro ko ngayon, ha. So, sila yung nakikita ko na talaga naglalaro talaga sa kanya. So, may event o ganun-ganun. Tapos si ano, hindi kasi consistent din si Stacy. Si Stacy, minsan, okay yung styling. Tapos, pero syempre, abangers dito sa top 5. Parang biglang, ano to, baka... Pag may sumablay. Oo, pag may sumablay sa kanila, aangat yan sa top 5. Si Tagig din naman, ganun din naman. Waiting din naman. Kaya lang, ang problema ko lang kay Tagig is, naghihintay ako sa kanya. O, yung kulang sa Ovaltine, ganun. Kailangan niya talaga. Pero ano, parang sa mabalik siya masyado. Parang lagi lang siyang... Para ano, ang strong ng itsura, pero pati ng boses, pero sa personal, iba na. Si ano, si Cebu ang nakikita ko talagang ano. Ay, si Cebu. Oo, Cebu. Isa pa rin. Si Cebu, parang feeling ko, ano, killer talaga. Yung nasa top 5 ko si Cebu. Hala, may, oo, kaya nga masikip na yung top 5 sa kanila. Si Cebu ang ano ngayon, ang, basta pagka sa personal talaga, sila talaga inaabangan ko. Si Cebu talaga, nakakatakot talaga ang Cebu. Kaya nasa lima ko na siya. Kasi noong una wala din eh. Yung pala, hindi pala siya kumakain noon. Kaya, okay. Di ba? Oo, kaya noong una, yung press presentation, parang wala na, parang matanda na. Yung pala, hindi pala siya kumakain noon. Kaya parang na-skin. Pero nung na-achieve niya na yung 23 na waistline, kasi from 29, naging 23 na ang waistline niya. Eh ngayon, kumakain na siya. So nag-bloom talaga siya, glowing talaga si Cebu. Ang kawawa din sila, no? Ang laki ng sakripisyo talaga ng mga kandidata. Sa totoo lang, kung alam lang ninyo, si Atisa nga, ang payat na ngayon, no? Basta ang hirap. Tsaka yung ano, call time nila, aga, 6 a.m. Dari-diretso. Kasi ngayon kasi, aside sa bardagulan yung mga candidates, bardagulan din ang mga sponsors. Kasi ang daming sponsors talaga this year. Kaya tinanong, ang daming activities. Kaya ang mura ng ticket. Kaya di ba mura ng ticket ngayon? Mura ngayon. Kumpara sa for the last 2 years. Mas mura ngayon. Okay. Oo nga pala. Umabot nga pala sila ng 12. Ngayon ang mura. Pati, ano, kasi nga, ang daming sponsors. Kaya, nagkakaubusan na. Okay. Na so, si Gisel daw manonood din. Hindi naman ako pwedeng umuwi kasi May 22, start ng pasokan namin May 15. Ah, ayun. Manonood si Gaisel. Parang may na yung tapos, ano pa, first week pa ng klase. So, hindi talaga, sabi ko. Alanganin. Okay na. Mag-aksel lang ko ng pera, pamasahin. Sa saglit lang, no?
So, yun, Mama Sam, invite mo na yung ating mga, bago tayo mag-end, invite mo na yung ating mga viewers, may mga live ka pa ba? Sa channel mo? Ayun, so, syempre, ano, alam niyo naman yung channel ko, Sam Blusa's Crown, Mama Sam Vlog, at saka Sam Sam TV, and then, of course, ang aking Facebook na, follow nyo lang po ako sa Facebook, Sam Blusa Sam. So, thank you so much, RJ. Syempre, ano to talaga, inabangan ko tong live natin. Yung kumbaga parang excited ako dito. Sabi ko, ang tagal natin kasi hindi nag-live. Of course, makikita nyo pa rin ako sa mga susunod na araw kay RJ. So, yon. So, hanggat free ako, kaya ko yan. Oo. Tapos ayun din, inabangan din natin yung mga viewers kasi yung ano natin kanina, 800. Hindi bumababa. Talagang inantay din nila. Pumalo sa takilya. Ayun. So sa mga lahat ng nanood, maraming salamat. Abangan po yun natin ang live. At syempre, ang team ngayon na Miss Universe Philippines, I love for all. So love, love, love lang. Kasi kung sino man na dyan, siya ay magdadala ng sash ng Pilipinas sa Miss Universe stage. Ayun. Saka love, love, love lang. Huwag kayo masyadong seryoso doon sa mga ano. Kasi nilalabas lang naman namin kung ano yung nakikita namin. Hindi naman ibig sabihin noon ay ayaw na. As long as possible, syempre gusto namin manalo sila lahat. But it's only one na nga lang. Nakakaloka. So, ayun. Thank you so much, guys. See you sa ating susunod na vlog. Good night. Good night.